days remaining. Pero isignature hero kasi ni Armel yung isa rin yung lane eh. Kaya feeling ko ba niya. Nakontra na nila yung TA kanina ni Armel. Kumbaga, ewan ko, mas siguro mas mas naging team lang yung Virtus Pro ng game number 1 compare sa CG. Kasi inalagaan nilang mabuti yung SF eh. Yun yung naging susi ng tagumpay nila eh. Wala. Hindi binigyan masyadong emphasis ng clutch gamers nun. I mean, yan, nakakuha sila ng kill sa side lane pero kinukulang pa rin. Si Gabi, hindi siya ganun ka-impactful sa teamfights. I mean, meron siyang damage, pero I mean, kung sana TA, yun, iba pa rin yung ano talaga, impact talaga. Ayaw being banned out for Clutch Gamers. Ayaw nilang magkaroon ng response dito. Or at least global response ang Virtus Pro. Yung Trent Ayo nung Manila Masters, di binibigay yan eh, no? Laging nakaban yung Trent at saka Aya. Trent Ayo saka Enchantress din ata. Kasama. Net, sa nung finals, laging Trent Ayo. Ayaw yung pamigay eh. Pero ito, yung Trent makikita natin. Medyo marami kasi maganda ka rin ginagawa ng Trent Protector. Pahirap din sa buhay. Malaking tulong din yung presence niya sa lane. Super effective din siya na ganker. Malaki rin yung tulong niya sa teamfight. Makunat! Sobrang lakas pumalo. Pinakamalakas sa base damage yata yun eh. Sa game. 90-91 nata. Clutch Gamers. Alright, actually I was about to suggest possibly an Earthshaker or Shadow Demon. Or maybe a Disruptor, pero Shadow Demon para lang siguro kulong dito si Troll Warlord. Virtus Pro bringing out the Chen, so he might be able to go for that aggressive creep control para makapag-push agad. Or yung, I think yung nahalata ko din before na parang sobrang gank heavy din na pwedeng possibility dito for Virtus Pro kasi you have the Sand King. Mag-connect ka sa Barrow Strike mo, tapos yung Chen, meron na siyang creeps, yung Ebon, yung Satyr, na merong Hadouken nga, yung 150 damage, if I'm not mistaken. So, pretty good setup naman dito for Virtus Pro. And of course, yung Trent Protector, pag nakakuha sila ng lockdown, yung sabi mo na ako, yadi na 90 damage na sa pack. So, yep. For Virtus Pro might actually go for a kill lane, but we'll just have to see. Siyempre, may safety man dito ang Clutch Gamers with the Konka as well as yung Shadow Demon na merong pangkulong as well, Torrent din. And kung medyo medyo may tumakas dito sa Virtus Pro, meron silang syempre ang X marks the spot. Queen of Pain for Armel. So, okay yan. Isa sa mga pinaka effective na hero ni Armel magagamit niya rito. He is up against sa Chen and Sand King do. So, well, feeling ko kaya niyang i-foods yung Chen kung gugustuhin niya. Yun lang yan. So, okay, magiging matchup dito ngayon ni Armel sa mid lane. Lina being banned out by Virtus Pro. Just don't want to deal with that Eclipse. As mid well lane, as, feeling ko mid lane troll yata yung yung Troll Warlord yan. Yung mid lane lapad-lapad sa ko. Pwede rin mag-pack kung gusto nila. Pack actually banned out for CG. Banned out by CG, oo. Clutch Gamers, I think position na lang ang kulang nila dito. From the looks of it. Gyrocopter! So, hero niya na yan. Si Gabi. Yun yung feeling ko kulang nila kanina. Wala silang one true carry. Kasi si Gabi napilitang umaksyon agad eh. So, tignan natin kung magbabago yung takbo ng ating game. Since medyo balik sila sa mga standard rules nila. So yeah, binabati kayo mga nanonood sa Mineski TV chat natin gaya unorthodox pick. Maganda rin na kasi isipin mo, dual cooldown, walang makakatulong, may barko, mayroon silang save mechanic ng shadow. Pagpaganda pang kontra yung shadow demon sa Troll Warlord, yung purge, demonic purge. Crap si Doodle do yan. Extra stacks lang para makapuha ng insta-kill. Virtus Pro, possibility of maybe a bristleback? I don't know. Could be good since okay din naman, they have good lockdown. Pinakakuha sila ng lockdown dito, spray and pray as quill spray and play na quill spray and play na lang para makakuha ng static ano ba, damage yung, ano bang kulang nila feeling ko burst, pwede din burst actually. Ano offlane na Sand King sila, roaming na Chen at saka troll, pwede din carry troll eh. Kulang, pwede silang mid lane yung kulang nila, pwede silang ano bang ano? Actually, naisip ko burst ang kulang nila. Pero feeling ko nga, Phantom Assassin eh. Nararamdaman ko sa puso ko, baka mag-Phantom Assassin eh. Phantom Assassin. Dami ba lang tournament ganyan? Pati sa CSGO meron? Meron ba? Anong mga yan?
finals, grand finals sa ano? G2 laban sa North. Ah, oo, oh, nakita ko yung ano tweet ni ano ni MSL, yung isang player ng North. Tawa ako doon kasi nag-tweet siya, nakalagay doon, nag-poll siya, who do you think will win? Tapos nakalagay North tas kalaban G2. Yung percentage ata niya ng G2, 60 ata, tapos yung sa North 40 or 80 tapos to 20. Oh? Tinroll siya ng mga ano niya, ng followers niya. Wala lang. Wala eh. Ako, feeling ko, ano yung G2 yun. Kasi naman lineup niya ng G2? Si Scream nandun, di ba? Si, ano, Kenny S. Oo. NBA, Apex, Bowdy, right. Tsaka si Shoxy. Lakas. Walang Scream dun. Shocks yung nandun. Sorry. Tagal na ako hindi updated. Kinain na ako na ibang laro. Sado na akong na-immerse. French All-Star. Yan ang gusto kong... Ako, kung nakasun si Kenny S, nandun ako. Yun ang nga... Ay! Carry nga yung troll. DK sila mid lane dito. So, Makunat Gaming. Triple strength lineup. Isang one true kay troll. Tapos isang chain. Pero, kailangan lang patagalin ng Clutch Gamer tong laban natin na to. Kasi, ano yan eh. Chain yung kalaban. Kumbaga, magpo-follow up din yan. Not unless magiging super dominant sa early yung Virtus Pro na makakakuha ng Agarim Scepter yung chain. At makakapag-snowball, makakakuha sila na sobrang daming tore. Maganda naman yung defensive mechanism na meron yung Clutch Gamer. Meron silang Barco, meron silang Queen of Queen. Of course, yung Burst na meron yung Queen. At meron din silang panlubog na Shadow Demon. Of course, yung Gyrocopter na medyo malakas yung Burst. At saka nagsisynergize ng mabuti sa isang Legion Commander yung mga Burst damage na. So, ang susi dito for Clutch Gamer is to actually mag-burst down ng isang hero even before magsimula yung clash. Kasi no, mahirapan na naman sila, parang game number 1 pag 5v5, mahirap, parang ang hirap kalaban ng ano, Virtus Pro. Ano eh, hindi mahirap ang yung composition nila. It's not gonna try too hard to be something out of the ordinary. It's just, you know, nandiyan na yung lineup nila. Meron silang epicenter for the continual damage. Meron silang overgrowth. And let's get back into the second game. This is best of three series. Virtus Pro gonna be playing on the Radiant side solo as the Drain Protector. Ramses 666 or Ramses 666 on the Troll Warlord. No one has the DK. Dragonite, Pasha with the Sand King, and Lil on the Chen. Para naman dito sa side ng Clutch Gamer. Fly solo ang Shadow Demon dito. Queen of Pain ni Armel. Rappi ang gagamit ng Legion Commander. Gabi ang Gyrocopter. At Boombox will be playing ang Kunkalicious Papa Ball niyang hero dito. Interesting to see. Nakita ko na rin yung matchup. Feeling ko kailangan mag-control lang ng aggression yung CG. Masyadong nadadala ng bugso ng damdami. Nakakalimutan nilang mag-farm. Napabayaan na nila yung mga leaning nila eh. Pero ito. Sinabi nyo na nga na medyo umaksyon si Gabi. Binigyan nila ng Gyrocopter na more on yun. Makakapag-farm naman siya hopefully ngayon. Uy, pero ito, gusto nilang umabate rito. Tingnan natin. Mukhang balak nilang agawin ng Bounty Rune. At aabate sila rito. At mukhang masisecure nila ang triple Bounty Rune kagaya nung game number 1 dito. So, ayan. Tatlong Bounty Rune na makukuha nila rito. So, magandang simula para again sa Clutch Gamer, pero alam mo, wala sa simula ang bilang eh. Nasa wakas. Tandaan nyo yan. Sinabi nyo na nga, great start for CG kanina, pero in terms of rotations, they got way out-rotated. Balak nilang kontrain agad yung chain para hindi makakuha agad ng early cycle ng kanyang mga creeps dito. So, relax lang. Ramsey, troll. Pero mukhang nakaramdam. He will be up against a Legion Commander. Pero mukhang nakaramdam dito yung Chen. Tingnan mo, from top jungle pumunta agad siya sa bottom. Rappi will get initiated at the bottom. Leech Seed as well connecting. Ramses with the auto attacks. Di ko alam mo nung trip ni Rappi, ba't siya nagpapabawas ng ganun? Uy, pero ito. Try the most basic combo ever, mga kaibigan. Splash Island, Lubog at Torrent. At nakita mo naman, immediately bringing down yung HP ng... Brilliant Courier killed. Uy, medyo nakuhaan ng courier. Paano na courier snipe yun? Hindi ko rin... Saan namatay yun? Lungkot naman nun, namatayan ng courier. Saan namatay yun? Kasi nandun yung Shadow Demon sa taas, nandun yung Kuka. Actually. Baga nag-suicide yung manok, mga kaibigan. Nagsawa na siyang maging kutosan. Baka namatay na lang siya ng Kuka. Baka nagutom yung creep sa, ano, sa jungle. Nakita yung courier. Pero ito, Armel. Queen of Pain. Medyo magagumanda kasi yung mechanic ng DK sa lane eh.
Dahil pag nabugaan ka ng apoy, mababawasan ka ng damage output. Alam mo ba yun? Hindi. Actually, hindi. Kaya, ini-spam na lang yung apoy para di rin siya. Eh, given na mataas na yung armor niya, tapos may mataas pa yung regen niya, so parang wala nang bawas. Pag binigyan niyo, pag min-red bar ka, may reduction niya ng damage mo. Pag tinamaan, kanyang mayari, may napuyan si Queen, mababawasan yung damage output ng apoy. Kasi kahapon din ata nakita ko, or isang araw sa Zota Cup Masters, ganun din ginawa nila matchup din eh. I mean, different team. Pero Dragonite versus Queen of Pain. Yung ano lang digi dito kahit man hindi niya ma-outlast yung Queen of Pain, yung consistent farm. Torrent connecting, hinahabol yata nila rito. And the Chen, delikado ang buhay niya. Ayaw niyang ibigay yung rips niya. Live bonus stage pag nakuha. Tignan natin dito, hinahabol si Lil Bawaw mga kaibigan. And Lil will be forced out of the lane. Threat Protector will TP sa kanyang aid dito. Tagahabol siya rito, gusto niyang habulin si Fly Solo, Kenneth Coloma. Pero mukhang hindi niya aabutan. And wala pang first blood dito para sa magkabila ang teams. Queen of Pain with a double damage rune. Tignan natin kung magbiblinkin siya. Nagblinkin towards the north. Oh, that's actually bad. Uy, tignan natin dito. Oh, and he will be able to get that kill. Armel Tapios, mga kaibigan, will survive with very, very low HP. Pero delikado si Fly Solo rito. Mapapatay pa siya. And both players from the side of Clutch Gamer medyo makakatakas lang ng bahagya. And escaping with almost a sliver of HP. Oo. So, first blood, again, going in favor of Clutch Gamer dito. Interestingly enough, hindi ko alam kung kinulang siguro ng mana si No One para sa ano niya, Dragon Breath niya. That's pretty good. At least na ako. Pero maganda na nga yung ano ni No One, eh. Alam niya nang doon magbiblig. Eh. Problema. Kinulang sa mana. Wala siyang mili lang siya. Hindi niya maabot. Oo. At siguro nakita na rin, na-check na rin ni Armel na ganun nga lang yung buhay. So, tingnan natin dito. Sad King, hinahabol niya yung Troll Warlord, yung Gyrocopter dito. Pero Gyrocopter, triggering yung kanyang ano rito. At mukhang makakakuha sila ng Regen. Pero Sad King now, being able to farm 9-0 at the moment. Legion Commander is 14-1. So, at least kahit pa paano yung Legion Commander getting better yeah, CS. Decent CS. Than the Sad King. Pero Sad King, tingnan natin dito. Alam mo naman trabaho ng Sad King dito, pahirapan lang yung farming nitong Gyrocopter sa lane. Trend Protector, level 3, 1-1-1 build para sa kanya rito. At mukhang naghahanap siya ng mabibiktima. Nandito ang Gyrocopter and mukhang ibablock niya yung camp dito. So Trend Protector just gathering information para dito sa kanyang team. May makukuhang, ano ba, may pinadala yung Gyro dito. So tignan natin, nandito ang Kuka, tignan natin kung makukuha nila itong kill. At Shadow Demon nandito na rin, lurking. Uy, here's a fail, pero that is a very, very, very wrong mistake. Although, hindi tumama ang Torrent dito. Nag-ahabol, walang mana sa Sun King. There's the disruption. Here comes, ang ganda naman dito, pero Threat Protector nandito. Delikado yata, nagkakabakbakan dito. Oh, tignan natin, nagkaka-microwave lang, pero may tumating. Dito yung Chen. Will try to get that kill, pero isa lang siya, Chen. Wala siya mamamatay dito. Oh my God, yung Torrent. Laking pagnormalan. One more hit, isang auto-attack na lang, pero hindi. Nakatakas pa rin siya, Fly Solo! No! Oh! Costing finale! Uy, pero may win up! Win up! Wave! Can I get a double kill? Nakapag-inv pa dito si Solo ngayon. Isang shutdown lang para kay Armel. Tatlo yung napatay nila doon. Ay, hindi. Tama, tatlo. Patay yung Kuka, patay yung Gyro, patay yung Shadow Gyro? Demon. Hindi ko nakita na namatay yung Gyro. Off-cap kill siguro. Ayun, no, tatlo. No, tama. Napatay yung tri-lane. Kumbaga, the living armor na meron yung Trend Protector, oh, making it possible para sa kanila doon. Medyo kinapos ng bawas ang Clutch Gamer doon. Nakapag-impale pa ng isa yung Sun King. Pero buti dumating yung Queen of Pain, at least nakakuha sila ng isang kill. 3-for-1 yung naganap doon. Pero tignan mo naman ang last 79 ng umuna. Dumabless yung Torrent ni ano? Ni Boombox. Eh, pero ito, binalimog na nila. Here comes the Torrent. Wala pang duel. Tignan natin dito. Uy, yung Blades. Although, tignan natin, pinabalik siya rito. And this is a dead troll warlord. Not unless makakapunta siya sa malayo. Tignan natin kung ka. Looking for the chase. Nag-aabol sila rito. They want to get the skill. Nandito no na rin ang Dragonite. Leaving, oh my armor. God, leaving armor. Sabay ng Dragonica. Queen of Pain is here. And DK is in trouble. Napapalimutan siya ng apat na hero. Masyado ko magaling. DK, masyado siya makulat. Pero wala siyang stand dito. Tignan natin kung ka nag-aabol. Tignan. Hindi nila po pwersa yung issue.
Pero nakuha nila yung kill doon sa Troll Warlord, making the scoreline 3-3 dito, mga kaibigan. Buti na namabas doon si, ano, si Armel. Ang taga, ang tagapag... Tagapagtanggol ng clutch. Pero here comes the clutch. Eh, ito ang Virtus Pro. The strength of the Chen, mga kaibigan, dito sa early game. They will be able to take down this tier 1 tower in the top lane without any contention on the side of Clutch Gamer. Sun King opting to go for a Soul Ring at mukhang rectangling dagger siya rito. Acoustic finale build. Yung stack, yung ano talaga, yung potency na meron ng Dug Epicenter. Lalo na, ang ganda ng, ano nga eh, sasabi ko kanina, ang ganda ng teamfight prowess ngayon ng BP. Kung maka level 6 na yung kanilang Trent, Insta OG, tapos Epicenter. Pero tignan natin, yung Legion Commander kasi dito kailangan mag-level 6 at siya yung magdidikta ng face ng laro in which this game will be played para sa side na ito ng Clutch Gamer kasi sa kanya yung rotation magagaling eh. Sa kanya maninimula eh. Patay din yung Gyrocopter dito and Lil is on at Killing Spree. DK din, pinagpaplanuan siya ng masama rito. Tignan natin kung kapati, here comes the Shadow Demon. Pinalubag siya, here comes double the Torrent, double TP, tignan natin, wave! Sonic Wave the heal! Living armor na naman from the Chain Protector! That is too much protection here from Virtus Pro. Papatakoy uy, pero binabalik siya rito. Tingnan natin, nagkakaroon ng kabulan dito. Op, i-impaling pa nila. Delegado rito, Minato. Here comes the Torrent. Tatamaan pa. Yes, the Torrent will fly, pero Fly Solo will fall. And Lil is on a dominating streak. What a bait from Virtus Pro. Yung living armor. Oo, ni Solo. Sobrang nakaka-bait ngayon para sa Virtus Pro. Pero tingnan natin dito, susubukan nilang habulin. Here comes the Torrent, Torrent will fly. Sun King looking for the kill. Queen of Pain, wala siyang mana to defend this. And eto na ang strength ng lineup ng Virtus Pro sa early game. That DK Dragon Form, that Chen Creep Army. And of course, that Living Armor na wala kang way para i-pierce at the moment. At delikado ang Clutch Gamer na naman dito. Yung kanilang carry hero eh sobrang hirap. Which is yung Gyrocopter, si Gabi naman ang nagsasuffer dito. Sipin niyo Kuya D. Mas mayaman yung chance sa kanya. Yun lang yun. Okay. Sipin niyo Kuya D, yung HP regen na meron yung DK. Dragon's Blood plus Living Armor. Ang bilis nun. Plus yung armor mismo. The yeah, armor yeah, itself. Yung armor na binibigay eh. Laki ng ano niya, ng kunat niya. Drums ang bubuhin itong Gyrocopter dito. And dito siya sa hirap build, mga kaibigan. That's not good. For now, before the 10-minute marker, meron tayong 2-6 network gold advantage for Virtus Pro. From the looks of it, basag na rin pala ang mga tier 1 towers except for bottom lane dito sa Clutch Gamers. They're really having difficulty finding all of these picks. They're committing 3-man dives against VP. The problem is, yung living armor dito ng Trent ni Solo is enough. Di nila nasasama sa calculation nila may Trent Protector na pwedeng buhayin. Pero ito Queen of Pain, mga kaibigan. Going for a Yule Scepter of Divinity as his next item. Trent Protector, nagpapanggap na puno rito. Of course, isa siyang puno. At gathering information para sa kanya kung puna dito. Armel has to be a bit careful dito. Rapid does have the duel, pero at the same time, wala pa siyang Blink Dagger, wala pa siyang potent initiation combo. Tatlong members, tatlong napakasarap na targets dito for DP into the bottom lane. Pero wala. At the moment, BP there sitting on the top lane and mukhang they will be able... they will just concede this tower. There's a fortification to delay the inevitable. Of course, they still have the living armor. Talagang matagal ang buhay na itong tori natin na to. Gyrocopter is trying to creep cut dito para mapadali yung pag-takedown nila ng tower. Threat Protector is lurking. Queen of Pain is creep. Siya ang... pero tignan natin dito. Mag-baitin ba siya? Nagpapabait ba talaga siya? Hindi. Mag-TP na siya palayo. Okay. TP palayo para dito sa Threat Protector. So, this is a tier 1 tower na mako-claim ng Clutch Gamer pero masyadong maraming oras ang nasayang at pressured na sila sa iba't ibang lane. Yeah. I don't know. Well, level 4 na Shadow Demon, hindi makakatulong sa kanila to. So, basically, ginawa lang doon ng VP. 3 important members ng CG na kailangan dapat nagpa-farm, dinelay nila sa bottom lane para makapag free farm lang yung ibang members ng VP ngayon. Tignan nyo ngayon, laki na ng net worth ng ano. Troll. Actually, patasan ng pataas. Pero okay lang, nangunguna si Armel in terms of net worth. Kailangan si Armel maging playmaker dito. Gumawa siya ng enough space para makahabol yung mga kampi niya rito. Ayan. Kailangan din nila siyempre mag-stack ng dual damage. So there is a smoke being purchased at para dito sa side ng Clutch Gamer. And they need to find the kill.
dito sa kanilang duel attempt dito dahil kailangan lang nila mag-stack ng damage para sa Legion Commander nila in order for their Legion Commander to be effective dito sa laro natin na to. They are up against a troll, a DK. That damage is very much needed sa side ng Clutch Gamer. Kailangan may paghugutan sila ng damage dito. Problema dito, wala pang na-duel ni isang tao si Rappi since he got that level 6. So Clutch Gamers might be forced to actually start off with that. Problema, wala ding ano, wala ding ghost ship ngayon yung Konka, hindi pa siya level 6 din. Wala pa siyang initiation tool ngayon ng CG. Pero ito, nagsa-stack sila rito. Okay, they will just use the black cannon to farm. Here comes the ultimate farming and this is the comeback mechanic na meron ng isang gyrocopter. Tignan natin, he's actually doing a quite decent job of clearing yung mga creep wave dito. And kailangan niya to. Kailangan niya ng levels eh. Masyadong mababa level niya rito. Masyado rin mababa yung net worth niya. Yeah, 4K lang so, para sa 5K. So, feeling ko mas okay na maging ganito muna sila passive. Ang kunin lang nila yung mga opportunity yung ibibigay mismo ng Virtus. So, huwag nilang puwersahin yung issue dito. Problema, Virtus Pro. I think they're in a bit, yeah. They're in a good spot to actually go for walang Virtus. Ultimate yung Gyro dito. So, tignan natin kung anong plano. Playing as bait itong Gyrocopter. Legion Commander hiding in the tree line. Anong item ni Rappi? Ni Wappi. Wappi! Uy, nakubo. Digmaan to. Digmaan na malupit itong nakikita. Yul Scepter up on the Queen of Pain. DK with an armlet. Naku, ang kulat ng DK na to. Armlet, boy, para kay DK. Top lane naman. Si Ramses, sobrang libre ng free farm niya ngayon. Uy, pero maganda to. Gyrocopter ultimate is up. Tignan natin kung anong plano rito. Kung sino papalubugin nila. Nagpapag-bait lang dito yung Gyrocopter. Gyrocopter. Here comes the Legion Commander. Tignan natin kung anong plano. Solo has an OG. Kailangan din nila maging CG has to be very careful at this time. Then. Nalibing armor na naman. Nalibing legend na naman mga kaibigan. Here comes the Mad Golem. Ang kunat ng DK. Chipping down the health of this tier 1 tower and creating space para sa kanyang mga kampi dito. Gyrocopter. Wala na. Naganyong tao na siya rito. Tignan natin kung anong mangyayari. Delikado. Itong Gyrocopter, he is very low on HP. Tignan natin the turret. It will connect, pero walang barko to follow. Legion Commander, there's that fortification trend protector na dito sa backside. What a wards, mga kaibigan. Isang pastor wards ang nalagay ng trend protector. They know the position kung nasaan itong ano. Queen of Pain blinking in, medyo maasim yan. Wow! 4 OG from Solo. Pero ganda na disruption. Ultimate, although the ship will connect. Here comes the epicenter. Papapasok, pero hindi. Clutch Gamers, nilalaman naman ito. The duel! And they are going for the kill. Left and right across the map. Sana punta tabo basura. May makakatiping isa. Pero may na-yul scepter dito. Ang taong dragon. Ang taong dragon. Hinahabol ng helicopter. Subakay sa Spasha Island. Masyado yata silang nag-overextend. And double kill for Unmel. They will take down two. And it is what Clutch Gamer needs in order to at least take some control dito sa laro natin na to. Troll Warlord. Tignan natin. Tipis sa mukha. Mababash ba? Mababash ba? And makakatakas dito si Fly Solo. And space created para dito sa Clutch Gamer. Okay na dapat yung para sa Virtus Pro eh. Eh, nagstay sila eh. Masyado silang umengage eh. Tumagal lang dun si no one. Kung si Pashley na matay, okay lang eh. Kasi tier 1 for 1 kill, pwede pa, acceptable. That is a dual damage going in the way of the Legion Commander. So, maganda sa mula. Dahil dyan, may dagger na yung ELC. May means of initiation ng rito yung ano. And patuloy nilang silang nag-clear ng stack dito. Patience from Zhou. Patience from Zhou daw, sabi nila. Stays lang muna. Queen of Pain, or rather si Armel, meron lang use Divinity Scepter dito, so meron na siyang pang disable ng kalaban for a couple of seconds. Oh, at least kahit pa paano, meron din siyang pang save sa sarili niya if ever. Aghanim Scepter ang bubuhin niya as his next item, which is a very good item dahil nga sa sobrang taas ng armor, ng mga resistance na meron yung Virtus Pro. That wave na Aghanim Scepter upgrade, eh, ano yan, it pierces spell immunity and of course, pure damage yan. Walang reduction yan. Kung anong bawas, kung anong nasusulat, siyang mababawas. Tandaan yan. And slowly but surely, medyo dikit ang laban natin. 5-all ang ating kill count. Less than 2K gold separating these two teams. Gyrocopter going for the 225 health talent. At dagdag sa kanyang survivability dito. Gyrocopter, he is on the mid. Pero mukhang pinagpaplanuan siya rito. And
ano ba, at least number 4 na siya in terms of net worth dito. Of course, Black Cannon, yan ang kanyang farming mechanism, and binabantayan siya rito ng kanyang tatlong kampe. Pero Earn what? Being built for Konka. Nako, nako, delikado na naman to. Sputed sila rito. Sputed ang Clutch Gamer dito. And Sun King might surprise them with an epicenter kung gugustuhin nila rito. DK looking for the initiation. Delikado ang Clutch Gamer, mga kaibigan. This could be a total disaster. Tignan natin. Sina-channel na ba? Oh, here comes the Dragon Form, mga kaibigan. This could be an OG. Oh, epicenter. Pero Queen of Pain. Uy, ang ganda naman doon. Oh my God, the Stone Ship, mga kaibigan. The wave. And here comes Clutch Gamer, mga kaibigan. They've managed to take down the Threat Protector. One for one at the moment. Pero here comes Impel coming in from the Sun King. Gusto niya lumaban dito. Scream of Pain. Torrent. Gyrocopter. It will survive. At mukhang magkakabako muna rito yung magkabilang teams natin dito. So, DK surviving. One for one at the moment. One for one. And Hand of God. Nagamit ng chin doon for, para sa kanilang survivability. Meron na rin siyang mechanism. Additional. Di kaya ng clutch talaga ng banggaan eh. Kailangan, ano eh. Kailangan. Pitas. Pitas eh. Ito, pitas. Yan. Uy, may matapang na kaluluwa. May matapang na kaluluwa. Ituwel mo. Yeah, Bats. Double man side from Basha. Pero pinalubog nila si Troll Warlord dito. Tignan natin, nag-apon. Nag-apon sila rito. Tignan natin, there's a papiras, X-Mark. Tignan natin kung magkakaroon ng barko rito. Here comes, oh, ang ganda naman. Tinamaan ang dalawa. Connecting, mga kaibigan, the duel. Pero buhay pa, Living Legend. Oh, siya pa yung nanalo ron. Oh my God, ano ito nangyari ron? Tignan natin, Troll Warrior, ginahabol dito. Ramsey's trying to run away. Nahuli nila si Armel doon, natrap siya sa net. Pero Ramsey's going for the re-engage. Ang ganda naman ng micro ng Virtus Pro. And they will be able to manage to take down two. They are about to take down three. Chocolor, Gabby, the slow. Gabby-licious, Papa Ball. Sana punta, wala kang kawala rito. Tignan natin, ibigay mo na ang buhay mo. And three heroes will fall on the side of Clutch Gamer. Hindi ko alam ba't pinapuwersa nila ang issue. Ayaw nilang mag-farm Clutch Gamer. Puro laban lang ng laban. Eh, siyempre, Pinoy Dot. Ayan, alam natin. Heading butting heads rather against Virtus Pro 3-0. Akala ko mananalo na dun si paano si mananalo eh si Rapi sa Living Legend. Kaya gusto niya manalo ini si Trend Protector yung iano nila. Masyadong oy, pero masarap. Ito Trend Protector nilalo na dito. Huli ka Balbon at masyado kong magaling, masyado kong maraming ginagawa dyan. Solo pan easy, mga kaibigan, at nagbigay pa siya ng wards. Isa kang alamat solo, mga kaibigan. Okay lang. I mean, isang death lang naman ng support yan. At least nabigay kay Boombox sa Tekken. Ano ba? Uy, pero kailangan ng Queen of Pain talaga ng ganit scepter niya rito. At yan ang minamadali ni Armel. Kanina, makukuha na nila lahat ng dapat nila makuha eh. Kung may ganit si Armel doon, ibang kwentuhan na yun. Oh, kinulang na din si Mike. Ganda nung pasok ni Pasha. Two-man stun. Blink in sa likod. Tapos, ano? Wala rin kasing item yung na gyro na carry nila eh. Kumbaga, kulang pa yan eh. Chopsui Gaming pa yan eh. Kailangan pa nila ng item dito. Kumbaga, wag muna nilang puwersahin kasi magdudugo. Pag pinuwersa mo, magdudugo. Wag mo pilitin. Nakakita sila na isang lone DK na nakala nila kakayanin eh. Nagsya-shrine hill pa. Kumbaga, nasa shrine sila. Bakit doon ka lalaban? Ang dali mag-TP doon, hindi naman nila mababurst down yun. Buti kung dinuwil nila agad, ganun. Wala. Fake opportunity. Yun ang tawag natin dyan, fake opportunity. Pero ayan. Well, namuuna pa rin si Armel. Pumapangalawa ang troll, pumapangatlo ang DK. Tapos Gyro, medyo pumalayong pang-apat. Sun King and then the Legion Commander. Kailangan na siguro ng Legion Commander talaga yung ano niya rito. Blade mail niya. Ano na ba items ngayon ng LC? But actually, boss direct, pwede pa item check lang tayo. Wala, hindi natin makikita yan. Hindi ba? Akala ko pwede. Ano lang tayo dito, isa lang tayong hamak na observer. Akala ko pwede, pasensya. Pero ito, Legion Commander. 1v1 delikado siya rito, mga kaibigan. Ang daming creeps na kumahabol sa kanya. Hinahabol siya ng buka. May bring dagger na pala siya, alright. And he will be forced to TP out. And he will survive. Yan ang maganda rito. He will survive. And here comes the ship. Pasha, fancy footwork. Oo, and Pasha will survive. Kunga will survive as well. So, both teams medyo tamang init lang sila rito. Legion Commander, hindi pa rin buo yung blade mail niya rito. Mag-farm muna kayo. Mamaya na kayo makipaglaban, Clutch Gamer.
BKB up on the DK. So another very good defensive item, pero kailangan na malapit na rin yata yung Queen of Pain eh. Yung huy, nahuli. De humigay dito. Tingnan natin, may nahuli sila rito. Grabe yung Sand King damage mitigation na meron ng living armor dito. That will be and Sand King letting will be able to blink out dito. Able to get away. And he will survive. Samantala, Trend Protector. Nagpapanggap dito na puno. Nagtatago, naghihintay. Uy. Sobrang kawawa ni Rappi. Lahat, yung damage niya ngayon wala sa naman duel, siya damage kasi. Kaya ngayon nga eh. Damage siya sa duel, wala. So, countered na countered siya. Ng living armor, ng living legend. Pero ito, meron na siyang blade mail. So tingnan natin kung anong magagawa ng blade mail ni ano rin. Ay, wala pa pala siyang blade mail. Meron ba? Wala pa ata. Pero ito, agarin safe na para sa queen. Siguro. So at least kahit may BKB and DK, papasok na yung damage nila rito. Sipin nyo Kuya D, medyo na, for sure naaasar na dito si Rappi. Kanina pa siya nagdo-duel, wala pa rin siya napapatay. Natatalo pa siya. Nga, yung sabi dapat panalo na siya, natalo na. Ito, double BKB. Yan ang problema nila rin ngayon dito. Troll with the Vlads, Yasha, and a BKB. So, double BKB. Pero, timely pick up doon sa Aghanim Scepter dahil pumapasok sa BKB yan. Kailangan lang nilang ma-burst down talaga. Gyrocopter, walang item. Ano mo yun ito? Lumpo tong Gyrocopter, taghirap eh. Gutom mga kaibigan tong Gyro. Hirap sobrang ngayon ng CG. The looks of it, Virtus Pro have full control. Although at the same time, oy, BKB, okay. Hindi pa sila bumabasag okay ng tier 2. So, BKB. So, lalaban ang CG rito. BKB sa BKB. Itong magkabila ang teams natin na to. Tignan natin, CG trying to go for a wrap-around gank. Pero alam na ba nila na merong double BKB? Itong side ng... Naku, deligado to. Kung mananalo sila rito sa engagement na to, malaking chance nila. Well, malaking chance nila na masurpresa, pero nasa high ground yung ano rito. Pag naspatan tong career na to, malalaman agad ng Virtus Pro na, well, CG are going for the wraparound. Grabe, layo. Kaya-kaya nun. I mean, layo ng wraparound, ang layo. It's still good kasi hindi alamatan ng VP na nangyayari to. Oh, they were spotted out. Yeah, the creep spotted out. And this is gonna be all hell break. Oh, BKB, wala na stun dito yung MC. Disaster! The epicenter comes out from Pasha. The gold out ngayon si Gabi. Pero wala pa rin. Sonic Wave comes out from Armel. But it's a little bit too late. The burst down na si Rappi. Walang nahuli doon ng CG. Ano ba yung si Rappi? Anong ginagawa ni Rappi? Ewan ko ah, si Rappi. Totoo kaya yung kwento na talaga nag-choke si Rappi pagdating sa mga LAN? Kasi wala siyang ginagawa eh. Nung tomb siya, wala siyang ginawa. Blinkin talong. Ngayon, Legion Commander siya. Ganun din. Blinkin talong pa rin. Oh my goodness. 25 minutes in pa lang at simula ng... Ito-duel mo na lang, Bessy. Wala ka pag nagawa. Naku po. Rappi. I think kung ganito mangyayari. Kasi sa kwento sa akin, may stage fright daw si Rappi. Okay na may stage fright ka. Pero, paano yun? Hindi, paano kayo mananalo kung puro ganun lang? Ano? Okay lang na ganun na lang? Nagkalat si Quinn. Hindi! Kasi okay, diba... Gets go. Diba anong... Okay, may stage fright ka. Tapos, mapabayaan mo na lang. Kasi kung nangyari, kung yun lang ang issue, eh di... Wala ka ng pag-asa. Paano pag sa mga mas malalaking tournament ka maglaro? Tama nga naman. Diba? Yeah. Saka hindi mo naman pwedeng dahilan yun. Eh, pare, may stage fright ako, kaya tayo natalo. Hindi, umalis ka na lang sa team. Ganun lang yun eh. Yeah, para sa akin, if ever mamatalo ngayon ng CG, kahit masabihin natin na siguro... Hindi, kasi laging kinukwento sa akin, meron nga talagang stage fright daw yun si tropang Rappi natin. Well, eh, kailangan niyang i-overcome yun kung gusto niya maging professional. Siguro, Kuya Tito, ito yung ano niya, yung parang stepping stone niya para pumunta na siya sa punto na hindi na siya parang maninervous sa harap ng camera or harap ng spotlight. Pero ito, tignan natin kung anong plano nila. Queen of Pain, meron na namang wave. They have the positional advantage. Alam nila, here comes the duel. Nahuli nila yung Sand King. Patong mo na yung wave mo, Rappi! Patong mo na yung wave mo, Armel. At napatay nila. Sand King will fall. This is the opening that they are looking for. Gyrocopter na stun sa backline. Inaabot siya ng Red Protector. Hindi siya makapag-BKB dito. Tignan natin, DK blinking forward, mga kaibigan. The BKB will be able to escape. Overground connecting on 4. Here comes the Troll Warlord, mga kaibigan. At mukhang papabayaan na nila yung Kuka. And they will lose their 2 support dito. And they will be happy to get that kill on the Sand King. Ramsey is on a killing spree. And this will open up Roshan para sa side ng Virtus Pro. It's actually looking really good for Virtus BP.
Clutch Gamers, lahat ng ultimate nila ginamit sa Sand King. So kahit man gusto nilang palagan tong Roshan, there's not really too much. There's not any ultimates that they can use in terms of fighting for this very grabe yung juicy objective. Grabe yung dami item ng Jane. Kumbaga gutom pagod po yat. Yan lang masasabi ko. Feel mo rin kaya ba ko edi jet lag ngayon ng ano, ng CG? Wala, tagal na nila dyan eh. Wala lang reason, walang reason. Pag natalo, natalo. Hindi na usap rason. Pero tignan natin, first up ang bubuhin ng Sand King dito ni Bash. At opening match pa lang naman ng Clutch Gamer to para sa group stage. Sand King, Yul. Ang ganda ng utility item ng Sand King actually. Kailangan ni Gabi, si Gabi kailangan niyang kumabal ng matindi-tindi dito. Kailangan niyang bumubuo ng marami-raming item kasi yung mga counterpart niya pagdating sa item medyo na pag-iiwanan siya. Ang gusto ni Gabi buuin pa dito, butterfly medyo mahirap. Yamanin na item 'yan. Ako si Ramses walang no fear, going at solo. The stun lockdown. Hindi pa kailangan ni Lobo. Hindi pa mapapalubog niya 'no. Fly solo. At ubusin na shrine nila rito. Naku, narock pa yung kukuha nila rito. Kumbaga, kung napitas yung, buy one, take one yan eh. Kung napitas yung isang support, papitas na rin yung isa. Sino one? Nagsusudo Troll Warlord Gaming. Naka-stunlock siya kay Kuma. Wala, patay yung dalawang support. Basag na naman ang tier 3. Bumbliki na naman yung DK. Level 3 na ano na to, ha? Oo. Na Blue Dragon na yan. Kumbaga, paano kayo lalaban dyan? O, kinas yung hatong ni Aljur. Nakasmoke lahat dito. And they will give up itong kanilang barak dito. Nakatakot. Mga pala, no? Dragon's Blood, Armored of Mordigian, saka ano pala, yung Living Armor. The Living Legend. Ano na yung pipitasin? Ito na, nag-activate na ngayon. Oh, the Epicenter comes out! That's gonna be huge damage. Wow! Sobrang tanke ngayon. Yun na lang ang masasabi natin, mga kaibigan. Wow! Easy GG. Easy GG. Isipin mo, kinombo nila, tapos sila'y naubos. The most explosive combo ever. And there GG go. Will That's be called. The call. They know what's up. 2-0 is the scoreline sa lahat ng nagpuyat. Sorry. CG could not deal with it. Hindi kaya ng CG. Masyado malakas. Ang Virtus Pro. Wala. The... Ano bang country ng VP? Ano? Russia. The Russian Bears. Wala eh. Ganyan talaga. Hi, Nakyu. Awit. Maraming tournament na salihan. Dalawa na ang sumitlog sila. Di, pero first series pa lang naman nila. Kaya tamang luxury lang. Ito pala, Kuya Di. Yung isa pang team na kasama sa group ngayon na nasa ng Clutch Gamers, Invictus Gaming. Yung IG, di ba? Yun ang team na nagpabagsak sa Manila Masters for CG, di ba? So kung magkaroon sila ng best of three matchup, tingin nyo kaya makakabawi doon ng CG? Hindi ko alam, nahilo ako sa Clutch Gamer. Nawawalan na ako ng ano sa kanila. Napasensya. Hindi ako galit, pero kung ganyan lang din ang mangyayari, mahirap yan, besties. Virtus Pro, well, hindi naman sabagay, hindi naman pipitsugay ng Virtus Pro. Runner-up yan ng ano, yun ng Kiev Majors at talagang malakas yan. Pero dapat pakita man lang sila ng sign of life. Actually, maban man lang sila. Sobrang late naman. Si Ermin lang doon naman. Ganda naman ng mga bagsak yun na Sonic Wave, pero kulang pa rin eh. Yap. At dyan nagtatapos, mga kaibigan. Easy 2-0. Hindi man lang yata umabot ng isang oras yung isang buong series, mga kaibigan. Pero, ayun guys. Hindi naman, umabot naman. Aside from that, babalik kami guys. Bukas. Mamaya. 4 PM. 4 PM ang simula hanggang alas 3 ng umaga. Bakbakan well para played. Dito sa Epicenter. Again, you are watching the coverage of Mineski TV ng Epicenter. 2-0, easy peasy lemon squeezy para dito sa Virtus Pro. And Clutch Gamer, mag-ayos sa iskyo. Bye!